Yan, sa mga naghihintay ng ating first video na i-upload sa travel na ito, ito na po yun. Ay, napakahirap po para sa akin mag-edit. Hindi kasi ako techie, kaya nangangapa. Kaya pasensya na. Pero I'm trying to give you the videos of my travel. So, dumaan po muna kami sa Doha, Qatar. Akala ng mga friends ko, dito talaga yung final destination ko. Pero hindi, ito'y stopover lang. 9 hours flight from Manila. And first time ko sa paboriting destination ng mga Pinoy. Shout out sa mga kababayan po natin sa Middle East. Ang Doha, Qatar, naririnig ko lang. Wala akong idea. Pero nag-cross pala, no? Mula sa Indian Ocean. Malapit na rin. Siyempre, ang Singapore, Malaysia, halos dinaanan. Yun pala ang ruta ng eroplano, no? Going to Doha, Qatar. Nakikita ko from the map yung Dubai, Abu Dhabi, before reaching Doha, Qatar. So, iyan po, papalapag na po yung eroplano. How I wish, nakikita ko ang buong site. Pero lights na lang ang nakikita ko. That's 4 o'clock in the morning. Sabi ko nga, saan nagtago ang gabi? 12:15 kami umalis. Pero dumating kami 4 o'clock in 9 hours. So, time zone. Talagang puro gabi ang nakikita. Kaya, ito yun eh, no? Kaya pag nagta-travel ka abroad, may tinatawag na jet lag. Kasi yung katawan mo, hindi na kondisyon. Thank you, Qatar, doon sa oras ng pinupuntahan mo. And shout out sa marami nating kababayan sa Middle East. At puro Pinoy ang kasabayan ko sa biyaheng ito. Looking at their eyes, at nakikipag-usap ako sa mga katabi ko, talagang work, work, and work yung purpose nila going here. Wishing you and your family the best of luck. Hindi madali, lalo na ang kalaban eh, homesickness. But kung iisipin mong may bunga yung paghihirap mo, all is well. And I congratulate you all, my dear kababayan. Shout out kay Miguela. Sorry, hindi ako dito destinado. At kay Michelle Subiri sa daughter mo. Nandito kayo. Daming Pilipino dito. At buhay ang Pilipino dito. So itong airport na ito, na Hamad International Airport, ay mga 40,000 square meters ang inuokupahan. At ang target na bisitang tinatanggap nito ay nasa around 30 million a year. Wow! Super lucky. Very ambitious, pero pag pinagplanuhan at nakikita yung pupuntahan ng mga planners, ay they can reach it considering na yung kanilang location ay very strategic to the rest of the world. Halos dito dumadaan, eh, no? Pwedeng dumaan, papuntang Europe, Middle East, Asia, sentro, no? Wala lang giyera, talagang ayos ang buhay. Why I'm talking about that? Kasi yung tinatawag na katulad sa Russia, hindi po pwedeng dumaan ng eroplano ngayon sa air zone, no? Kaya dito dumadaan. Pero sarap din na malaman ng Arabic culture. How I wish I could visit you one of hindi these days eh, in my lifetime. So, yan po yung mga dinadaan. Hindi ako dyan nakaupo. Yan ang business class. Yung sobra-sobra ang pera at comfort. Dyan matutulog. Kami sa economy. Just enough. Pero may tip ako, no? Pag ganung klaseng kahaba ang biyahe. Haggard na, no? Pero nakaharaba shirt pa. Bilang pagpupugay
sa marami sa inyo na nag-subscribe sa akin all over the world. It's all because of Barabas, Y. Kulba. Thank you. And I offer these videos for you guys just to thank you for believing in me. Hamad International Airport, very modern. Kahit na medyo hirap ang paghinga minsan, sige lang Arya. Itong dalawang ito, oh, kasitmate ko yan, taga Jensen. Magtatrabaho sila. 2 years ang contact. I gave them good words na katabi ko. Hindi ako nag-hesitate na makipag-usap. Dapat, pag ang mga Pilipino nasa abroad, no, talagang makipag-usap. Huwag nyo naman iisnabin din yung mga kausap nyo para hindi na matroma na hindi babati sa kababayan. Ako ang dream ko, basta Pinoy nagbabatian everywhere elsewhere. And I tried and like magic, sumasagot sila and kababayan sa kababayan. Daming Pilipino dito. So, inahanap ko kung dadaan ako sa immigration. Pero ang ganda dito, pag transfer ka lang, hindi ka na dadaan sa immigration para tatakan yung passport mo. Hassle-free transit eh. Ano? Doon ka na sa final destination, magpapatatak ng passport. Well-lighted. At saka ang kaya nitong bilangin na baggage, yung baggage counter nila eh. Nasa 12,000 bucks in an hour. Wow! Kaya tinitignan ko yung mga country sa baba, eh, sabi ko, wow. Including na rin yung papunta ni Zurich. Dumaan kami ng Baghdad, ng Mosul. Sabi ko, nako, buti peaceful sa baba. Kundi isang missile lang kami, tepok kami, no? Pero ang galing, very peaceful. And then, may kasabayan ako galing ng Korea, dito na rin dumadaan. Yung ibang mga Pilipino, papunta ng Brussels, papunta ng Norway, papunta ng iba-ibang bansa sa Europe, no? Parang ako nga lang yung Pinoy na sakay sa aking connecting flight papunta ng Zurich. Salamat talaga, Michael, and your family for allowing me to experience this kind, no? Talagang sulit, no? And I think I will enjoy. Kasi paglapag pa lang, eh. Super, ano na, super, super ganda. By, you know, by travel, you learn a lot of things. Talagang travel is the best teacher, sabi nga. Ayan. So, tinitingnan ko yung altitude from 34,000 feet, no? Pababa kami ng pababa. Sabi nila, 6 na beses na parangalan ng Qatar Airways na best plane, no? Ayos. Ito si Teddy Bear na ito. Nakikita ko sa mga pinapanood ko sa loob ng aeroplano. Ang laki niya. Grabe. Dami nagpapapicture sa kanya. Pero nalimutan ko lang kuna ng video yung pinaka konting write-up about that teddy bear. Giant screen, tapos duty-free, daming pabango, chocolates, the usual thing na pinapasalubong ng mga nag-abroad. Yan, ikot-ikot din. Kasi alam mo yung GoPro ko, hindi ko alam kung may boses ba ako or wala. No? Kaya nagdoble ako ng voicing para may guide kayo habang nanonood. Iba-ibang lahi, oh. Dahil hindi nyo pa alam ang gate ninyo kung saan kayo pupunta, basahin nyo lang yan kung ano yung aeroplano ninyo. At pag nakita nyo na yung gate, takbo na kayo. Madali, eh. Every gate ay pwedeng 2 to 5 minutes ang walk. Accessible, madaling hanapin. Just be in the center. Well-planned. Alam mo, ang problema ko dito, paanong mag-charge ng phone. Iba pala yung mga saksakan ng mga gadgets dito. Iba yung sa atin sa Pinas, iba sa kanila. Nakakita din ako yung panooran ng TV na may Samsung Logic. Sabi ko, meron dito. Pero ang connection, very loose, no?
talagang pinagtiyagaan kong kapitan just to have a picture doon sa car na gustong-gusto ko na BMW at saka Porsche at saka mga saf, ang ganda ng sasakyan, you know. I'm sorry, yung boses ko ay medyo modulated kasi it's 2:47 in the morning dito sa Switzerland and may jet lag talaga. Kaya I'm trying to have a voicing para ma-upload ko kasi iba yung time. Baka naghihintay na kayo at wala pa akong update, eh magalit kayo sa akin. Shout out sa inyong lahat. Hello, Sir Alfred, Sir Mami, Misty Guzman, and Liza Liza, and GNG, Mr. Conde, John, how are you? And to all, no? Sa lahat sa atin dyan. Sa Witty Cooking, Kuya Bikay, itong mga lagi nagko-comment, eh. Lagiging parang feeling ko close na kami talaga, no? At sa lahat po sa inyo, hello. So, ito yung Doha, Qatar. Sa inyo, na nagbibiyahe sa Middle East, sa Bahrain, sa Malta, common na ito. But for me, this is my first time. Kasi nga naman, after 2 years ng pandemic, ngayon lang nakalabas. Not kung kailan pa natalo doon lumabas. moving on, movers, keep on moving. That's my goal. Ito naman, itong bus, hindi kami nakadaan sa tube. Kaya dumaan kami sa stair going down para sa connecting flight. Oh, lalaking tao, nanliliit ako. Eh di mas maliit sa akin, di mas maliit, no? May mga kasabay lang akong mga football players from Australia. May laban siguro sila sa Switzerland, you know. Pero ang daming eroplano, Qatar talaga, no? It's Qatar. Ayan. Kahirap naman pag walang kausap. Tinaray kong kausapin yung katabi ko. Ay, naghahanap din kausap. And then, nagkwento kami ng travel namin. Sabi ko, I'm from the Philippines. Ang impression niya, oh, napakala yung biyahe. And of course, yes, parang 24 hours din yung biyahe ko. San Jose to Manila, of course, 1 hour. And then gabi pa yung flight, edi mga 12 hours ng waiting. And then plus 9 hours, plus waiting uli na mga 4 hours, last 6 hours, yun yun. Kaya alam nyo na kung ano amoy ko. Di nalang ako closer. Sabi ko may COVID pero mga ngamoy ako. So yun, galing Seoul yung katabi ko. IT specialist siya, gumagawa ng software. Sa kanila pala, iba talaga, no? Kailangan may mandatory na bakasyon kang 6 weeks. Nawa tuloy ako sa mga Filipino workers natin. Pahirapan pa pag magbakasyon. Pero totoo yun, dapat lahat ng mga manggagawa sa isang taon talagang may 6 weeks vacation and fully paid dapat yun para nakaka-relax sila. Sa kanila, they can go elsewhere, even abroad. Money-wise, affordable. Sa atin, kahit sa Pilipinas lang eh, pag nagbabakasyon ka, malaking tulong na rin yun para sa mental health. Kaya dapat i-push nyo yan, mga senators, na when it comes to vacation, bigyan ng break ang magagawa for them to have time para sa family and enjoy the country. Kung ako ang secretary ng tourism, I will eye on that and I will have an easy market. We should tap our workers for tourism as well as talagang enjoy nila ang break nila at enjoy natin ang bansa natin. Nakasingit pa. Sorry kung nag-infuse ako ng aking konting thoughts and minds. No? So yan, bababa na kami. Sa flight na ito, parang ako lang ang Pinoy. Daming Indian, daming laking aeroplano to. Yung bumabiyahe sa aming bayan ng San Jose, propeller type. Ito, laki. Ano, grabe. And, galing lang biyahe. Pag lumapag, smooth na smooth. Yan. At least, nakita ko na rin yung Doha. Kahit sa labas lang. Nakita ko yung mga deserts from up above. Ganda ng Middle East.
At ramdam na ramdam ko ang pagiging high-tech ng bansang ito. So, shout out kay Chino sa mga friends natin sa UAE, United Arab Emirates. Shout out din kay paring Solomon. Namit ko yung ating bagong kababayan na friend. I hope nakasubscribe ka na, na nagkakamustahan kami, nagiging chef siya sa isang lugar sa Kuwait, and he's from Taytay Rizal. I said good luck and enjoy and work for the family, and he will do. Thank you. So gulat ako, kala ko yung seat ko dun sa dulo, pero hindi ako makapaniwalang upgraded ang seat ko. Thanks, Mike, for doing this online checking, and nakatulog ako ng maganda dyan. At talagang sakit ng ulo ko kasi yung flight, alam mo na, medyo matagal. At saka init, lamig. E, nag-stroll pa ako sa Manila. Nag-motor kami ni Marvin, kaya sumakit ulo ko. Ayan. So, puro Arabo yung aking mga katabi. Iyayaman nila. Huwag lang pahalata. Ayan. Para at least, cool lang. So, thank you guys for watching my video, and I hope that on the next upload, Switzerland ang ating makikita. Sorry, hindi ko na nakita, na ipakita yung pagpasyal ko sa duty free. By the way, sarap ng food. Tsaka, hindi plastic yung mga kutsara. Pinapakita ko sa inyo. Totoo talaga. Thank you for watching, and good day sa lahat. Bye-bye. Islamic Culture Arts pala yan, Center ng Doha. At yan yung sa economy ko naman. Nilamig ako niya ng gusto. Hirap nang walang sombrero sa loob ng flight. Kanya kinaya ko din. Yan problema, may katabi akong dalawa. Tulog. Ang hirap mag-excuse para pumunta ng comfort room. Tiniis ko na lang. Okay sa window, pero pag CR goer ka, dapat sa aisle ka. Yan po ang Qatar Airways. Thank you again for watching. Shout out sa inyo lahat. I will find time to read all your messages, and I will station myself sa isang magandang lugar dito sa Swiss para batiin kayo. Okay ba yun? Promote nyo ang channel ko, ha. One month tayo na mag-upload ng mga beautiful sceneries dito sa Switzerland. Bye!